Ang kasaysayan ng parokya ng Inmaculada Concepcion ay nakaugnay sa Manila Cathedral School, nooy kilala bilang Instituto de Mujeres, isang paaralan para sa mga kababaihan. Ang kapilya ng paaralan ang nagsisilbing bahay dalanginan ng mga mamamayang nakatira sa komunidad ng Tayuman. Nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang Pilipinas ay isa sa mga bansang pinakamalubhang na pinsala ng mga labanan. Isa sa mga pinakatinamaan ng digmaan ay ang Intramuros. 7 malalaking simbahan sa Intramuros ang lubusang nasira. Kabilang na dito ang Katedral ng Maynila. Kasamang nasunog ang Arsobispado de Manila na siyang opisyal na tahanan at tanggapan ng Arsobispo. Napagdesisyonan ni Archbishop Michael O. Doherty ang Arsobispo ng Maynila noong panahong iyon na ilipat ang sentro ng Archdiocesis sa nabakanting Instituto de Mujeres. Napalitan si Arsobispo O. Doherty ng kauna-unahang Pilipinong Arsobispo, ang lubhang kagalang-galang Gabriel M. Reyes. Nakita ng Arsobispo ang pangangailangan ng komunidad ng isang simbahang mapagdarausan ng kanilang mga pagdiriwang. Hindi na sapat ang kapilya ng paaralan para sa populasyon ng komunidad. Kaya't batay na rin sa Canon Law 1427 at 1428, inihiwalay ang ilang mga pamayanan sa Tayuman Tondo mula sa mga parokya ng Santo Niño, Espiritu Santo, San Jose Gagalangin at San Jose de Troso upang bumuo ng isang bagong parokya. At sa bisa ng isang dekretong kanyang nilagdaan, itinatag noong August 26, 1951, ang parokya ng Immaculada Concepcion sa ilalim ng patrona ng ating mahal na Birhen. Si Monsignor Artemio Casas ang nagsilbing kauna-unahang kura paroko at siya rin naging direktor ng paaralan na ngayon tinatawag ng Manila Cathedral School. Matapos ang isang taon, dahil na rin sa karagdagang responsibilidad ni Monsignor Casas sa Archdiocesis, siya ay pinalitan ng kanyang katuwang na pari, Father Arsenio C. Pineda, bilang ikalawang kura paroko noong December 14, 1950. Sa panahon ni Padre Pineda, nakita ang pangangailangan magtayo ng sariling simbahan para sa parokya. Sa pagpupursigi ni Padre Pineda at sa tulong ng Archdiocesis, nasimula ng pagtatayo ng simbahan. Pinangunahan ni Arsobispo Rufino J. Santos, na nooy tagapangasiwa ng Archdiocesis ng Maynila, ang pagluluklok ng bato noong 1952. Noong December 4, 1954, binasbasan ang bagong gawang simbahan ng lubhang kagalang-galang Fernando Cardinal Quiroga, ang personal na kinatawan ng Santo Papa na nooy nasa bansa para sa 1954 Marian Congress sa Maynila. Noong panahong iyon, kasalukuyang ginagawa ang Manila Cathedral mula sa pagkawasak nito noong panahon ng digmaan. Itinalaga niyang pro-cathedral ang simbahan hanggang sa matapos ang muling pagtatayo ng bagong katedral noong 1957. Magpahanggang ngayon, mayroong mga taga-parokya na ang tawag sa simbahan ay katedral. Naglingkod si Padre Pineda bilang kura paroko ng mahigit 3 dekada. Sa loob ng panahong ito, maraming pagbabago ang naganap sa parokya mula sa pagtatatag ng iba't ibang mga organisasyon at samahan sa simbahan. Isa sa mga pangunahing naitayo sa panahon ni Padre Pineda ay ang Home for the Abandoned, Dying, and Destitutes ng Missionaries of Charity ni Santa Teresa. Itinayo ito sa likurang compound ng simbahan at pinatatakbo magpahanggang ngayon ng nasabing kongregasyon. Si Padre Pineda ay nagretiro noong taong 1984
at pinalitan ni Monsignor Ajerico Galang. Sa panunungkulan ni Monsignor Galang, isang paring Tomasino, nasimulan ang mga pagbabagong pisikal sa simbahan. Isa sa kanyang mga naging proyekto ay ang pagtatayo ng isang gotikong retablo sa altar bilang handog sa 2,000 taong kapanganakan ng Mahal na Birheng Maria. Ang natapos na retablong altar ay nagpapakita ng imahe ng 4 na ebanghelista, Juan, Marcos, Mateo at Lucas. Makikita rin ang imahe ng 2 anghel at ang mga magulang ng Mahal na Birhen, sina Santa Ana at San Joaquin. Ang mga larawan ay ipininta ni Carlos Igoa. Bukod dito, pinangunahan din ng bagong kura paroko ang modernisasyon ng mga kagamitan ng simbahan tulad ng pagbili ng bagong sound system at technics organ para sa mga koro ng simbahan. Nadagdagan din ang mga organisasyon sa simbahan at naitatag ang Mother Butler Guild, St. Matthew's Collectors Group at Knights of the Altar. Nagpagawa rin siya ng ilang mga kapilya sa simbahan, kabilang ang kapilya ng Banal na Sakramento. Masigasig na inimulat ni Monsignor Galang sa mga mananampalataya ang pakikiisa sa mga gawaing pamparokya at pampamayanan. Taong 1989 nang humalili si Monsignor Severino G. Anatalio bilang 4th na kura paroko ng parokya. Kanyang pinasimulan ang pagbubuo ng mga basic Christian communities na ngayon ay tinatawag ng Basic Ecclesial Communities o BEC. Nabuo ang 64 na pangkat ng mga BCC sa buong parokya na ang layon ay maidaloy ang mga gawain at katuruan mula sa simbahan patungo sa mga pamayanan at mga tahanan. Ipinagpatuloy rin ni Monsignor Anatalio ang pagpapatayo ng iba't ibang istruktura sa parokya. Siya ang nagpatayo ng covered hall na ngayon ay ang bulwagang Inmaculada at ang stage sa may gilid ng simbahan. Siya rin ang nagpatayo ng Lorenzo de Manila Hall at Our Lady of the Bible Hall sa bandang likod ng simbahan. Sa mga social halls na ito, madalas ginaganap ang mga gawain noon ng parokya tulad ng mga fundraising activities gaya ng Little Miss Immaculate at Bingo Social. Noong April 2, 1990, nang magbaba ng dekreto ang Archdiocese ng Maynila sa pagtatatag ng isang bagong parokya sa Dagupan Tondo, ang parokya ng Santa Monica. Sanhi nito, nagbago ang sakop ng parokya sa kasalukuyan nitong teritoryo na nababakuran ng kalye ng Tayuman sa Hilaga, Claro M. Recto sa Timog, Juan Luna sa Silangan, at Estero de la Reina sa Kanluran. Taong 1993, nang lumipat si Monsignor Anatalio sa parokya ng Santa Clara de Montefalco at pinalitan siya ni Father Alfredo Fermin. Agad niyang pinangunahan ang pagsasaayos sa simbahang na pahina na ng pagdaan ng panahon. Ilang mga pinsala sa bubong ng simbahan ang kailangan ipaayos at naroon din ang pangangailangan sa isang mas malaking simbahan para sa isang lumalagong komunidad. September 5 ng taong ding iyon nang ginanap ang pagluluklok ng bato na dinaluhan ng Nooy Punong Lunsod ng Maynila, Alfredo Eslin. Iba't ibang fundraising activities ang pinasimulan upang suportahan ang mga proyekto ng parokya. Subalit, sanhi ng mga suliraning pangkalusugan na pilitang magbitaw bilang kura si Father Fermin at hiniling niyang mailipat sa isang mas maliit na parokya. January 16, 1994, nang itinalagang 6th na kura paroko si Monsignor Arsenio Bautista. Pansamantalang nahinto ang pagkukumpuni ng simbahan dulot ng kakulangan ng pondo. Subalit, bunga ng kanyang pagpupursigi at sa tulong ng Parish Pastoral Council, kasama ng mga walang pagod na pilantropo at kaibigan ng parokya, ay naipagpatuloy ang konstruksyon ng simbahan. Sa panahon ni Monsignor Bautista, naitatag ang ilang mga pangkabuhayang programa tulad ng Piso at Puso at Credit Cooperative
layon ng mga naturang proyekto na turuan ang mga mananampalataya na magtulungan tungkol sa mga pangangailangang pinansyal ng bawat isa. Inilunsad din sa panahon ni Monsignor Bautista ang food program. Sa tulong nito, nakabibili ng mga pagkain at pang-araw-araw na pangangailangan ang mga parokyanong kapuspalad sa kalahati ng normal na halaga. Mayroon din mga bagong ekstrakturang na ipatayo sa panahon ni Monsignor Bautista. Ang covered hall na ipinatayo noong panahon ni Monsignor Anatalio ay naging bulwagang Inmaculada na pinagdarausan ng mga gawain ng kursilyo. December 6, 1997, nang matapos ang pagkukumpuni sa simbahan, ito ay binasbasan at inihandog sa isang pagdiriwang na pinangunahan ng kanyang kabuniang Jaime Cardinal Sin. Inuluklok ang imahe ng Kristong muling nabuhay sa altar mayor. Samantalang ang imahe ng mahal na Birheng Imaculada Concepcion at San Jose ay iniluklok sa magkabilang gilid na altar. Pagkalipas ng 6 na taong paglilingkod, si Monsignor Bautista ay pinalitan ng isa pang Tomasinong pari. Si Father Enrique Y. Santos ay masayang inihatid ng kanyang mga parokyano mula sa parokya ng San Rafael Arcangel, Balut Tondo, noong February 2000 at opisyal na itinalagang ikapitong kurang paroko noong March 6, 2000. Maglilingkod lamang si Father Eric ng 2 taon, subalit sa kanyang maikling pagsisilbi bilang kura paroko, naipatayo niya ang bagong retablo ng altar mayor at ang sangtuwaryong may granite na sahi na bunga ng tulong mula sa Manila Cathedral School. Binuo rin niya ang Reconciliatory Parish Council na naglalayong isaayos at muling pag-isahin ang mga organisasyon at samahan sa simbahan. Binuksan din niya ang Manila Cathedral School para sa mga kapuspalad na mga mag-aaral mula sa mga pampublikong eskwalahan at nagsimula ang MCS Scholarship Program. Si Father Eric ay pinalitan ni Monsignor Claro Matt Garcia bilang 8th kurang paroko noong April 6, 2002. Si Monsignor Matt ay maglilingkod sa parokya sa loob ng 13 taon, ang pangalawa sa pinakamahabang termino sa lahat ng mga naging kura. Ang kanyang panahon ay isa sa mga maraming pagbabago pareho sa espiritual at pisikal na kalagayan ng parokya. Sa panahon ni Monsignor Matt, nagkaroon ng maraming karagdagang liturhikal na pagdiriwang bukod sa pagpapatuloy ng mga nakaugaliang debosyon tulad ng pagtatanod sa banal na sakramento at pagsasagawa ng mga Dawn Processions sa karangalan ng Mahal na Birheng Maria. Inalam din ni Monsignor Matt ang mga pangangailangan ng mga bumubuo sa 2nd pinakamalaking parokya sa Tondo. Nagsagawa si Monsignor Matt ng mga pagdalaw sa mga mahihirap at mga may sakit. Gayon din ay pinulong niya ang mga BECs at mga punong barangay upang malaman ang tunay na kalagayan ng komunidad. Nagsagawa rin ng buwan ng Parish Formation Night kung saan tinatalakay ang mga piling tagapagsalita ang ilan sa mga napapanahong isyu at mga mahalagang konsepto at aral ng simbahan. Kinalaunan, ito ay naging Vicariate Formation Night na dinadaluhan na ng mga laiko mula sa iba't ibang parokya ng Vicariate of Espiritu Santo. Sa pagsusumikap ng Parish Finance Council, Construction Committee at sa tulong ng mga parokyano at mga sponsors, maraming pagbabago ang nagawa at naipatayo ni Monsignor Matt sa kanyang 13 taong panunungkulan bilang kuro paroko. Kabilang dito ay ang bagong fasad ng simbahan, ang mga stained glass na imahe ng mga titulo ni Maria sa loob ng simbahan at ang 15 talampakang taas na imahe ng Immaculada Concepcion na nakalagak sa isang groto sa parking lot ng simbahan. Taong 2015 nang magwakas ang termino ni Monsignor Matt at siya ay pinalitan ng Judicial Vicar ng Archdiocese ng Maynila
Reverend Monsignor Jeronimo Efreyes. Siya ay opisyal na naitalagang ikasyam at kasalukuyang kura ng parokya noong August 23, 2015. Sa unang taon ni Monsignor Jerome, nagkaroon ng muling paglulukluk sa malaking imahen ng Mahal na Birheng Inmaculada Concepcion sa Altar Mayor. Ang imahen ng Kristong muling nabuhay ay inilukluk naman sa dating Hall of Saints na ngayon ay isa ng air-conditioned baptistry sa gilid ng Altar Mayor. Nagsagawa rin siya ng ilang pagbabago sa loob at labas ng simbahan, nabago ang pintura ng fasad at ng loob ng simbahan, at sinalamin nito ang mga kulay ni Maria at lalong nagpatingkad sa pagiging isang simbahan para kay Maria ng parokya. Kasabay nito ay ang pagsasaayos ng groto ng Mahal na Birhen sa tapat ng tanggapan ng parokya at ang paglalagay ng industrial ceiling fan sa loob ng simbahan para sa ikagiginhawa ng mga mananampalataya. Nang pumutok ang Bulkang Taal, isa ang parokya ng Immaculada Concepcion sa nagpadala ng tulong sa mga naapektuhang mga pamilya. Patuloy ring gumagawa ang parokya ng mga paraan upang maibsan ang epekto ng pandemya sa mga nasasakupan nito. Sa tulong ng Caritas Manila, libo-libong mga gift certificates na at mga food packs ang naibahagi sa mga pamilya sa komunidad ng Tayuman. Nagdaos din ang parokya ng isang community pantry kung saan nangibabaw ang kagandahang loob ng mga parokyanong handang maglingkod sa kanilang kapwa. Ngayon, sa kanyang ika-anim na taon bilang kura paroko, patuloy na ginagabayan ni Monsignor Jerome ang komunidad ng Tayuman sa pagpapatuloy ng 70 taon nitong kasaysayang puno ng makukulay na kwento ng paglilingkod, sakripisyo, pagkakamali, tagumpay, kabiguan, pagtutulungan at pagtugon sa tawag ng Panginoon.